Samantala, sa ibang balita pa rin, mahigit 10 milyon ang inaasahang lalahok sa pista ng itim na Nazareno sa Maynila ngayong taon. Para matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng pagdiriwang, 2,000 pulis ang ipapakalat sa paligid ng simbahan ng Quiapo at sa ruta ng prosesyon. Makibalita tayo kay JP Soriano. Galing pa sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mga deboto ng itim na poong Nazareno na dumalo sa recollection sa Quirino Grandstand kanina. Isa sa kanila, si Jeffrey. Sa spinal po, nagkaroon ako ng brace sa katawan. Tapos sabi ko sa kanya, paglaarin niya ako, napanata ako sa kanya na pag ako nakalakad, dire-diretso po, panata ako. Alauna ng madaling araw sa Huwebes, sisimulan ang pahalik sa puon sa Quirino Grandstand. Magkakaroon ng misa sa umaga bago iprosesyon ang puon pabalik sa Quiapo Church. Kanina, ipinalinis na sa Bureau of Fire Protection at volunteers ang paligid ng simbahan. Sa loob ng simbahan, tuloy-tuloy ang misa buong araw. Yung sakit ko, syempre gusto kong gumaling. At the same time, yung family ko, yung mabigyan sila ng magandang health. Inaasahang mas marami pa sa 10 milyon ang lalahok ngayong taon. Pareho lang ang ruta noong nakaraang taon. Pero ngayong 2014, hihinto ang puong Nazareno sa simbahan ng San Sebastian sa Our Lady of Mount Carmel para padungawin ang imahe ng Birheng Maria sa Nazareno. Ganito raw ang ginagawa noong unang panahon base sa ilang natuklasang dokumento. Maglalagay sila ng isang platform. Ang pare ay bubuhatin yung Mahal na Birhen at idudungaw doon sa dumadaan na Nazareno. Inayos na ang andas kung saan isasakay ang puon at para maging ligtas ang prosesyon. Huwag mag-standby yung mga magpaparada doon at yung biyahe nila hanggat maaari gumagalaw sila, huwag silang bali. Yung constant yung lakad, yung huwag magpapakbuhan. Mahigit 2,000 pulis Maynila ang ipapakalat at posibleng putulin din daw muli ang cellphone signals. Paalala ng pulisya, huwag nang magsama ng mga bata at may edad na at huwag din daw magdala ng anumang mamahalin at mahalagang gamit. JP Soriano, GMA News.